Bagong lugar ba to sa paningin ninyo? Kung nasan ako, malalaman ninyo. Tara, gala tayo! Hi there mga kasinay! So for today's video, ayan, gagala na naman tayo. At ngayon, nandito po tayo sa may Bulacan, sa may Malolos Sports and Convention Center nila. So, ito yung City Hall nila at sa baba, meron silang roving radio station, which is first time to me na makakita. So, nakaka-amaze. And yeah, that's me. So, baka nagtataka kayo kung bakit kami nandito. Kasi mamaya ako sasabihin yung pinakarason. Pero for today, or for today's content, ay bibisitahin natin to, yung parang food park nila dito nga sa may convention. Yes, I know mga kasinag, hindi tayo food vlogger. But in every travel, there is a food that we must try. So yeah, bakit hindi, di ba? Why not? Di ba? I-pursue din natin yung pagiging food / travel vlogger, di ba? Why not? So ito na nga mga kasinag. So, dito nga pala mga kasi nag-start kami sa isang dulo niya. So, hindi ko alam kung saan yung bibilangin yung dulo. Pero yeah, dito sa part na to mga kasi nag is dito mo mabibili yung mga souvenirs. Mga kitchen, laruan, and everything. Basta mga bagay-bagay siya. Hindi pa dito yung part ng pagkain niya mga kasi nag. And kung makakarating kayo sa kabilang side nito is nandito yung mga ukay-ukay na damit. Which is ayan, madami-dami rin naman yung pagpipilian at magaganda yung mga damit. So dito mga kasinag, ito yung parang pinahagit ng view at napakadami talaga ng mga pagkain na hindi mo nga alam kung saan na yung bibilihin mo. At ito yung mga ilan sa makain na pwede mong makita doon at pwede mong bilhin kapag napasyal ka at nagawin dito. Siyempre, dahil kami ang bida sa vlog na to, ay hindi pwedeng hindi namin itry yung mga ilan sa mga pagkain dito. So, siyempre, diba, ako yung unang titikim. And listang hulo, mga kasinag, ay ito yung unang na-catch ng attention ko. Kaya sabi ko, gusto kong itry to. And ako naman, personally is, I really love food. That's why, for the go, ganun tayo. After that mga kasinag ay nag-decide na kami na bumili ng drinks bago kami kumain ng aming heavy meal. And we decide na magko-coffee na lang kami. Since sa place na ito mga kasinag ay napakaraming mapipili or maraming pagpipilian ng mga cold drinks talaga as in. And at that time ay nagka-crave tayo sa coffee. So yeah. At ito na nga mga kasinag. So naghahanap na kami dyan ng pagkakaitan namin or yung natitipuhan namin kainin. So, this is a tip mga kasi naging natutunan ko sa aming travel sa Boracay na kapag ganyan na maraming mga pagpipilian, yan, like this place mga kasi nag ay mas maganda kung lilibutin mo muna lahat bago ka bumili. Huwag yung kaagad ay kapag gusto mo ito, bibilihin mo kaagad. Kasi possible mga kasi nag na hindi mo pa nalilibot lahat ay busog ka na. Ganon siya mga kasinag. So, mas maganda kung libot-libot muna, then tandaan mo kung saan yung mga gusto mong kainin, tsaka mo nalang balikan kapag nalibot man lahat. At least, pag ganon mga kasinag, mapipili mo talaga yung mga gusto mong kainin. And at the same time, ay wala akong pagsisisihan kasi matitikman mo lahat ng gusto mo. And aside from that, mga kasinag, ay possible na makatipid ka. Kasi sa mga ganyan mga kasinag, may mga pare-parehas na tinda. And sa ibang tindahan or sa ibang stall ay mas mura yung mga benta nila. Something like that.
So, dito mga kasinag, ito po yung napili namin. Yes, madaming pagkain, pero gusto ko lang ng simpleng pagkain at that time since hindi naman ako masyadong gutom. And yung partner ko ay umayag din naman na ganyan na lang yung kainin namin. Kasi wala rin siyang choice. Eme! So, habang inaantay namin yung pagkain na in-order namin, ay dito ay nag-taste check muna kami. Ayan, so tinikman muna namin yung mga binili namin. So, yung in-order ko pala dyan mga kasinag ay Spanish latte. And yung sa partner ko naman ay matcha. So, tatry din namin dyan yung kimbap or sushi na binili namin. And habang ina-edit ko to, dito ko lang napansin na yung buwan pala dyan. Kasilip-silip. So, ang ganda ng view. Ang ganda ng pagkakaset at yung camera. Okay, dahil tapos na nga kami kumain at nabusog na kami, ay pumunta pa kami doon sa isang place na pwede rin ninyong bisitahin kung sakaling magagawi kayo dito sa may convention, sa may Bulacan. Walking distance lang naman yung pupuntahan natin. And just in case mga kasinag na may gustong bumili sa inyo ng mga pet, mga ganitong uri ng pet na napaka-cute. Ayan, diba? So meron sila dito, malapit lang po sa may convention. Pero sa bandang labas na to ha, mga kasinag, sa may highway na, diba? Tapat siya ng highway. And as you can see, yung mga sasakyan dyan. At ito na nga, nandito na ako. Nandito na kami, mga kasinag. So, itong place na to, mga kasinag, ay sa may Capitol po nila. Diba? Napakaganda, napakatahimik, and nakaka-relax lang talaga. So, just in case, diba, nasa convention kayo and naririndi na kayo sa kaingayan. Diba? Punta kayo dito sa part na to. Hindi talaga kayo magsisisi, mga kasinag. Ay, panira! Papansin! Papansin, oh! Papansin, oh! Papansin, oh! 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 At syempre, diba, may napagtipan na naman tayo. Wait. I'm gonna show you something. You see that? Sige tayo dyan. Punta tayo. O diba, para akong batang nakawala na kung ano-ano lang ang ginagawa ko talaga dyan. Pagpasensyahan nyo na ang ate ninyo mga kasinag. So dito talaga mga kasinag, sobrang nasulit ko yung pagpunta ko dito sa Bulacan. Kasi dito, hindi ko alam kung na-appreciate ninyo dyan sa camera. Pero kapag nandito ka, parang napaka-magical, napaka-fairy tale. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain, napakaganda talaga ng place na to mga kasinag. Sobra. So hanggang dyan na lang naman mga kasinag, wala na kaming ibang pinuntahan dyan at dito na lang kami sa part na to, nag-antay na oras kasi ang next vlog natin mga kasinag ay yung naging tour package namin or yung naging experience namin sa Dinggalan. Yes mga kasinag, bumalik po ako ng Dinggalan at isi-share ko yan lahat sa inyo. So if you're interested sa ating next content ay abang-abang lang tayo mga kasinag. So hanggang dyan na lang mga kasinag, thank you for watching. Bye!